Magandang umaga at magandang hapon at magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta ang ating mga ka-farmers at kumusta ang ating mga alaga? Nandito tayo ngayon sa ating mga alagang baktin. Yan, kung hindi nyo kilala ang baktin, ito yung ating alagang baboy. So makikita nyo, meron tayo ngayon tatlo na halos magkasabay-sabay na nanganak. So marami-rami ang ating bake, mga ka-farmers. Ayan, ang pagiging isang farmers, mga ka-farmers, nakakapagod. Pero pag nakikita natin na ganito ang resulta ng ating pinagpaguran, nakakatanggal din ng pagod, nakakatanggal ng stress. So napakasarap maging isang farmers, pero nakakapagod. Pero kailangan mo lang ng sipag at tiyaga. Kailangan tiisin mo para maabot mo ang iyong mga pangarap. Ito yung kagandahan sa mayroon tayong inahin. Kasi hindi na natin kailangan bumili ng mga biik. Ayan, pag nanganak ang ating mga inahin, biglang dami ang ating baboy. Pagkatapos ng 1 month old ang ating mga baboy, ang ating mga biik, ay atin na silang hinihiwalay sa kanilang nanay at nilalagay natin sa isang kulungan para mas maganda yung ating pagpakain. Kailangan nating ihiwalay para yung pagkain ng nanay at saka yung biik, magkaiba na yun. Kasi magkaiba yung pagkain ng mga biik at saka yung nanay, kaya pinaghihiwalay natin yan. At pagdating din ng 1 month ang ating mga alagang biik, kailangan natin kapunin para mas mabilis silang lumaki. At hindi lang yung lalaki ang kinakapon, kasama na yung babae. Para sa inyong kalaman, ang babae ay mayroong paraan din para kapunin para mas mabilis silang lumaki. So ayan, mga ka-farmers, napakarami ng ating biik ngayon. Pag sabay-sabay itong lumaki, sabay-sabay din natin itong ididispatsa para biglaan ang kabig. Ayan, pinakita ko rin ang aking mga alagang baktin, ang aking alagang baboy, para hindi na lang palagi tayo itik, para magkaroon din kayo ng idea tungkol sa pagbababuyan. Kasi mas maraming alaga, mas masaya ang ating farm, mga ka-farmers. At mayroon lang akong gustong isingit, mga ka-farmers, para sa aking mga dinaanan din, gusto kong i-share sa inyo. Kung ikaw ay nagsusugal tulad ng talpakan na yan, sabong na yan, mas maaga pa, mga ka-farmers, iwan na natin yan. Kasi gusto kong i-share sa inyo na dati rin akong nagsasabong, lulong sa sabong, nagkakautang-utang. Na-realize ko talaga na hindi maganda, lalo na pag tayo ay nagdinegosyo. Kaya para sa aking kapwa, ina-advise ko kung tayo ay mag-ninegosyo, mag-focus na lang tayo sa negosyo. Focus natin sa farming ang ating sarili, libangin natin para hindi tayo malulong sa sabong na yan. Kasi napakahirap pag ikaw ay makasimula sa sabong na iyan, lalo na pag nanalo ka ng pakunti-kunti, mas lalo kang naaadik, hindi mo namamalayan, ikaw na pala ay baon sa utang. Marami ho akong kilalang ganun, at marami akong kilalang mayroong mga negosyo na purnada, na wala ng negosyo. Kaya advice ko dyan sa gustong magnegosyo, i-focus na lang natin yung sarili natin sa pagninegosyo para walang maging problema at hindi maepektuhan ang ating pagninegosyo. Yun lang ang aking maya advice, mga ka-farmers, kasi pinagdaanan ko yan, hindi ko gustong mangyari din sa inyo. Ako, iniwan ko na yan at sinabayan ko ng dasal at nilibang ko ang aking sarili bilang isang farming business. Yan, doon ako nag-focus sa pagiging isang farming business. Kaya yun, nang iniwan ko yun, medyo
matagal na panahon na yon. So nagbloom ang ating farming business, medyo kumita tayo. Kaya yon ang aking may advice. Pag ikaw ay magninegosyo, iwan mo lahat ng iyong kung ano man ang iyong sugal na pinagkakahiligan, para nang sa ganun ikaw ay gabayan ng Panginoon. Ayun lang mga ka-farmers ang aking may advice. So hanggang dito na lang, pinasilip ko lang ang aking mga babuyan. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking videos na ilalabas. Marami pa akong mga videos na ilalabas about farming na baka sakali makatulong sa pagiging isang farming. So ayan, maraming salamat and goodbye.